Nagpulong ang 2nd District Interagency Task Force or IATF sa pangunguna ni Governor Danilo E. Suarez at 2nd District Congressman David J.J. Suarez kaysa mga local chief executive ng mga bayan at lungsod sa ikalawang distrito nitong araw ng Martes, ikasampo ng Agosto na naganap sa pamamagitan ng Zoom teleconference sa PGO Conference Room. Dumala rin sa nasabing pagpupulong sina Provincial Administrator Roberto D. Gajo, Integrated Provincial Health Officer Dr. Grace Santiago, Quezon Medical Center Chief of Hospital Dr. Rolando Padre, iba't ibang mga kinatawan ng pampubliko at pribadong paggamutan sa ikalawang distrito at ibang mga ahensyang kabilang sa Quezon IATF. Tinalakay sa pagpupulong na ito ang mga gagawing hakbang upang makontrol ang pagtaas ng kaso ng mga nagpo-positibo sa mga lugar sa ikalawang distrito na napapansin na nitong mga nakalipas na araw ay patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Dito iminungkahi ng ilang mga mayor na itaas ang quarantine status sa kani-kanilang mga bayan upang mas mapababa pa ang bilang ng mga kumpirmadong kaso at paigtingin ng implementasyon at pagpapasunod sa itinalagang guidelines at health protocols. Hiling din ng mga ito na higpitan ang mga checkpoints sa mga boundaries o borders na nasa kanilang mga distrito. Samantala, humiling ng karagdagang doktor at isolation facility si Mayor Maki Buonggaling dahil patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bayan ng Candelaria. Hiling naman ang ibang mayor ang karagdagang supply ng vaccine sa kani-kanilang mga bayan at lungsod. Nagdeklara naman ng liquor ban ng mga bayan ng Chaong, Candelaria, San Antonio at Dolores habang pag-uusapan pa ng bayan ng Sariaya kung magdedeklara din sila ng liquor ban. Ayon naman kay Mayor Roderick Dondon Alcala ng lungsod ng Lucena, mahigpit nilang ipinagbabawal ang pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar at mga kainan dahil nasa ilalim pa rin ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Ibinahagi naman ang mga kinatawan ng mga pampubliko at pribadong ospital ang kanilang sitwasyon. Anila, puno na ang kanilang mga COVID-19 wards sa dami ng mga nagpo-positibo na kailangan ang gamutang medikal. Nangako naman ang kinatawan ng Quezon Police Provincial Office o QPPO na tutugunan nila ang hiling ng mga punong bayan ng ikalawang distrito na madagdagan ang PNP personnel sa mga checkpoints at higpitan ang pagpapapasok sa mga borders. Ipinabot naman ni Governor Suarez ang pasasalamat sa mga mayor sa patuloy na pakikiisa at suporta sa mga layunin na ipinaabot sa ating mga kalalawigan. Aniya, gagawan niya ng paraan ang ilang mga hiling ng mga punong bayan kahit pangalimitado lamang ang pondo ng probinsya dahil nasa ilalim pa rin ito sa reenacted budget. Arn Inelo, Kapitolyo, para sa Tao.